Marami na rin kaming nagawang multi-day ride. Yung Bicol, Baler, nung nag-camp kami, Pangasinan, at itong darating na weekend, magmamarinduki loop kami ni Papa Jesus dyan. So, kung makita nyo kami, say hi. Pero, ang tanong, ano ba yung mga dinadala ko at dapat mong dala pag may multi-day ride ka? So, yan ang tatalakayin natin ngayon din. Anyway, bago ang lahat, follow nyo nga pala ako sa www.facebook.com/foreverbikenoob para kung meron kayong mga katanungan, mas madaling mag-reply. Salamat! Ang gagawin natin ngayon, ikakategorize natin sa pinaka-importante to less importante. Mula sa mga bagay na dapat dala mo at dun sa mga bagay na kahit hindi mo naman dala, okay lang. Linawin na rin natin, ang pag-uusapan natin ay yung mga tangible na bagay or nahahawakan. So yung mga prayers, hindi na natin nasasama yan. Matik na dapat yan. Okay, unang-una, pera. Magdala ka niyan. Pinasok mo yung hobby na ito, gastusan mo. Pero, hindi ko na ilalagay kung anong amount kasi iba-iba tayo ng lalim ng bulsa. Yung iba, mas may panggastos. Yung iba naman, masarap sa pera. Ang importante, meron kang dalang sapat na pera. Huwag ka naman magpalibre sa kasama mo. Nakakahiya naman yun. Ito, hindi ko naman kailangan ilagay pa sa listahan to. Pero ilalagay ko na rin. Cellphone. Wala nang further explanation yan, dalin mo yung cellphone mo. Next natin, ID or pagkakilanlan. Importante yan kasi at least kung maaksidente ka, meron kang pagkakilanlan. At minsan, hinihingi yan sa mga random places, so better may dala ka yan. Helmet. Wala nang explanation to. Pag magbabike ka, malayo malapit, magsuot ka ng helmet kasi hindi mo alam kung kailan ang aksidente. Cyclo computer, kadalasan kasi yung mga mapa namin dyan nakalagay, though hindi lahat meron ito, pero para sa akin, isa yun sa mga top priority na dapat lagi kong dala. Next natin, mga bags. Bakit nasa top of the list ito? Kasi, yung mga dadalin mo, dito mo ilalagay. Hindi naman pwedeng nasa garbage bag mo lang ilalagay yung mga gamit mo, diba? Well, pwede naman. Mukha ka nga lang basurero. Pero, yun nga, mga bags. Maraming klaseng mga bags, like itong belt bag na maraming bulsa. Kadalasan, dito ko lang nilalagay yung mga magagaang bagay ko kasi ito yung nakakabit sa katawan ko. Siyempre, mas maraming weight kang nilagay dyan, mas mahihirapan ka. Kung mas mabigat ka, mas dala ng katawan mo yung weight na yon. So, kadalasan yan yung nagiging cause ng pagsakit ng puwet mo kasi siyempre, sinasalo ng puwet mo yung bigat mo. Pwede ka ding magdala ng frame bags. Kadalasan yung mga mabibigat ko, nandito ko nilalagay para at least yung bike yung nagbibit-bit ng weight mo. Meron ding malalaking saddle bag na katulad nito. Kadalasan, mga damit ang nilalagay ko dyan, yung mga hindi ko masyadong i-access. Yung pag nandun ako sa mismong place, tsaka ko lang siya i-access. Dyan ko nilalagay yung mga yun. Doon sa darating naming ride, hindi ko to gagamitin kasi kung titignan nyo naman ito sa bike, medyo sagad na siya dun sa gulong. Ibababa ko pa yung seat post na yan kasi medyo maliit ako, alam nyo naman yan. So tatama na siya sa gulong, hindi na siya kasya. Kaya hindi ko muna to dadalin. Nilagay ko lang siya dyan for the sake of this video para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga bags na pwede nyong gamitin. Stem bags, pwede ka din maglagay niyan. Usually, yung mga nilalagay ko dyan yung mga mabilis kuhanin. Like pera, mga IDs, cellphone, snacks, picture ni crush, at kung ano-ano pang maliliit na bagay. May dala din akong ganitong bag kasi alam mo na, vloggerist tayo, so dito ko nilalagay yung camera na dinadala ko. Pinag-iisipan ko kung magdadala ako ng camera or hindi na. Bigat kasi, bahala na si Batman. Celebrate small or big wins with your special ones. Come to Brew Brothers Cafe, your destination for celebration. Next natin, mga ilaw. Front and rear, dapat meron ka palagi niyan. Depende sa haba ng ride or dami ng araw ng ride nyo, magdala ka ng at least dalawang headlights. Kasi pag nalobat yung isa, at least may panghalinhinan ka. Pwede mong i-charge yung isa habang ginagamit mo yung isa. Meron ako nitong Gaseron, sobrang tagal na sa akin ito. Solid na solid to, gustong gusto ko to, favorite ko itong ilaw na ito. Tsaka itong Boondocks na pwede ding powerbank. Alam ko hindi na to available pero meron pa ako nito, solid naman. Kadalasan, yan lang yun naman yung mga dala kong headlights. Siyempre kung may headlights, dapat meron ka ding rear lights or tail lights. At least, dalawa din. Kasi, visibility is the key. Meron akong ganito, yung sa Boondocks, yung bilog, at itong IGP Sport na tail light and radar combo. Huwag mo din palang kalimutan yung mga mount ng ilaw mo. Nadala mo nga yung ilaw, hindi mo naman nadala yung mga mount. So, importante dala mo yan. Ito, hindi dapat mawawala to. Multi-tool. Kasi pag nasiraan ka, yan ang magliligtas sa'yo. Marami ka namang mabibiling ganito,
Pero mas maganda yung bike specific. Kasi yung ibang mabibili mo, baka Imperial eh. So, maluwag yun. Kailangan metric. Yung mga bike specific na katulad nito, metric yan. Kaya mas okay talaga pag bike specific ang gagamitin mong multi-tool. Meron din mga katulad nito, metric yan. So, okay na din yan. Pwede na din yan. Next na item natin na dapat meron ka pag multi-day ride ay spare inner tube at patch kit. Siyempre, hindi sa lahat ng oras eh may vulcanizing shop sa mapupuntahan mo or madadaanan mo. Pag tinamaan ka ng sumpa, eh kailangan merong kang pang-ayos nun. At least merong kang isang spare inner tube. Pero pag multi-day ride, at least merong kang dalawang dala. At pag matindi-tindi talaga ang sumpa at ubus na yung mga spare inner tube mo, dyan ngayon papasok yung patch kit. Kaya yung dalawang yan, dapat merong kanyan pag multi-day ride. Pero kung naka-tubeless ka naman, dala ka na lang ng tubeless repair kit tulad nito. At syempre naman, dapat merong andalang panghangin yan. So, dapat meron kang pambomba or any kind of pump. Maganda yung dala mo yung portable, yung mas madaling isiksik sa mga bags. Tulad nitong pump na ito, napakaliit lang nito so pwede mo talagang ipasok yan kung saan-saan. I mean sa bag. Pero kung marami kang pera, pwede kang mag-purchase nitong mga e-pump na ganito. Para hindi ka din pagod kakabomba in case na tamaan ka ng sumpa. Anyway, kung bibili mo nga pala sa website yung pump na ito, meron kayong discount na 5% pag ginamit nyo sa checkout yung discount code na Forever Bike Noob. Maglalagay na lang ako ng link sa description para diretso ka na sa website. Anyway, pag multi-day ride, huwag ka nang magdala ng ganito ha. Masyadong malaki yan. Pero may gumagawa nun. Pero as much as possible, pag multi-day ride, pack light ka dapat. Okay, ito yung maliliit na bagay na importante. Quick link or master link. Tire levers. Adapter ng Presta to Shredder. Kasi sa mga gas station, hindi ka pwedeng maghangin ng Presta doon. Kaya kailangan meron kang ganyang adapter. It's good to have yan kahit meron kang pambomba. Kasi minsan swerte ka eh. Pag na-flat ka, malapit ka lang sa gas station. So, gamitin mo na lang yung compressor nila doon. Hindi ka papagod kakabomba. Yung mga maliliit na bagay na ganyan, nilalagay ko yan sa ganitong box para sama-sama na sila dyan. Pag kailangan ko, alam ko kung saan ko sila kukunin. Water bottle. Yan, importante meron kang dala kasi kailangan mong uminom sa ride. Kung walang tindahan mabibilhan ng inumin, pwede ka namang mangingi sa mga bahay-bahay at least meron kang sariling tubigan. Kaya dapat meron kang water bottle, insulated man yan or hindi. I-next natin yung mga damit na gagamitin natin. Ito, isang malaking depende. Kasi syempre, every multi-day ride, iba-ibang dami ng araw, iba-iba ng dami ng gagawin. Minsan may swimming pa, so iba-iba din talaga. Kadalasan, ang ginagawa ko, yung pangtulog ko, yun na rin yung pang-ride ko kinabukasan. So, depende sa dami ng araw, ganun din yung dami ng set na dadalin mo. Top, bottom, and undies yan. Pero kung di ka nag-undies, edi good for you. And usually, meron pa akong extra. So, kung tatlong araw, meron akong tatlong set and isa pang extra. In case of emergency lang na magtagal kayo dun sa lugar na pinag-stayan nyo. Usually naman, yung unang araw mo, suot mo na yun eh. So, kasama na yun sa bilang. Kung may swimming, pwede ka magdala ng extra din or yung nagamit mo na, gamitin mo na lang sa pang-swimming mo. Pwede naman yun. At dahil nasa mga damit naman na rin tayo, isama na rin natin dito yung sleeves. Kung hindi naman long sleeve yung suot mo, gloves, socks, at saka yung raincoat kasi hindi mo alam kung kailan uulan. Itong raincoat ko, ito yung portable na type, yun na itutupi at nagiging maliit na piraso lang siya. Isama na rin natin dito yung maliit na tuwalya. Kasi syempre, depende sa lalim ng bulsa mo kung saan ka mag-i-stay. Kung maganda yung nakuha mong transient, provided na nila yung tuwalya na pwede mong gamitin. Naghahanap ka ba ng bagong bike? Meron tayong 500 peso off discount pag bumili ka ng bike or bike frames dito sa website ng RD Cycles. Alam ko madalas free delivery pa sila nationwide. So huwag kalimutan ilagay mo Forever Bike Noob sa checkout para sa 500 peso off discount. At syempre dahil multi-day ride ito, kailangan meron kang toiletries tulad ng toothbrush at toothpaste para mabango naman yung hininga mo pag nakikipag-usap ka sa mga lokal. Deodorant. Pero hindi na yung ganito, mas maganda yung mga nasa sachet na lang para mas magaan. Gamot, lalong-lalo na yung loperamide para hindi mo itanong kung aabot ba o aabutan ka. First aid kit kasi hindi mo alam kung kailan mo kailangan yan. Ito mga hindi naman masyadong importante pero ilagay na rin natin. Petroleum jelly para sa singit mo. Sunblock para protection sa araw. Tsaka liniment para pag may sumakit sa'yo, eh may pwede kang pampahid. Okay, ito, nandito na tayo sa territory ng mga gadgets. Isa sa mga importante ay power banks. Kasi yung mga ilaw natin, cellphone, cyclo computers, eh nalulobat yan. So ito yung gagamitin mo pang-charge, lalo na kung nasa ride ka pa.
USB cables, iba-ibang type. Kasi hindi pa lahat ng gadgets natin ay pare-parehas ang mga port. Kaya maganda may cable ka na parang ganito. Syempre, power brick, kailangan mo yan kasi yan yung pang-charge mo pag nandun ka na sa destination mo. Minsan nagdadala din ako ng USB hub para marami kang pwedeng saksakan. Tulad ko na maraming chinacharge mga batteries ng drone, batteries ng cameras, at pwede na rin makisaksak ang kaibigan mo na saksakan ng pangit. Pag multi-day ride, nagdadala din kami ng radyo para mas mabilis ang communication. Madalas kasi pag maraming araw yung ride, medyo nagbabago-bago yung speed ng mga kasama mo. So may mga naiiwan, may mga nauuna. So importante na meron kayong mas mabilis na communication. Kaya meron kami laging dalang radyo. Yung radyo ko may ilaw pa yan, so double purpose na din siya. Ito kahit nasa dulo na ng listahan, medyo importante pa rin naman dapat lagi kang may dalang ganito. Mga ziplock, plastic, or maliit na garbage bag. Pag biglang umulan kasi, at least may tatago mo dyan yung mga gadget mo para hindi mabasa. And then, yung mga madumi mong damit, dun mo ilalagay para hindi humalo dun sa mga malilinis. Ito hindi naman masyadong importante sa maraming tao, pero para sa akin, sobrang importante nito. Ito ay earplugs. Sa multi-day ride kasi minsan may bago kang nakikilala, may bago kang kasama na hindi mo alam na malakas palang humilik. And then minsan yung lugar na pinag-iistayan mo, medyo maingay yung labas, hindi ka makatulog. So ito yung makakatulong sa'yo para hindi mo marinig yun. Sanayan nga lang to, minsan weird kasi yung may nakapasak sa tenga mo eh. Eh dahil ako araw-araw ako nagsusuot yan pag matutulog ako, kaya nasanay na yung tenga ko. Umaga kasi ako natutulog, eh napakaingay ng mga bata dito sa amin. Nakakabuisit. This video is brought to you by Pretty Petty the Podcast, ang podcast na nagbibigay opinion na hindi nyo naman hinihingi. Kung gusto mong matawa at matuto, punta ka lang sa description for the Spotify link. So usually yan yung mga dinadala ko pag multi-day ride. Malamang meron kang dinadala na hindi ko dinadala kasi iba-iba naman tayo ng mga needs eh. So comment mo sa baba yung mga dinadala mo na hindi ko nabanggit dito. Anyway, ililink ko lahat sa description yung mga bagay na binanggit ko dyan pag may nakita akong link sa Shopee. Para kung wala ka pa nun at gusto mong bumili, madali mo nang mapupuntahan yung link. Okay, ako nga pala si Nat na nagpapaalalang manatili. Bike no babang buhay para tuloy-tuloy lang ang pasok ng kaalaman. Alam!